Ko, mga kahombre ko, sa circle ko na lang muna. Yun muna ang unahin natin po. Ang dami nito, holy shit. May mga nasabi siya na hindi maganda kay Tony Fowler, si Zainab, syempre, sa Tony Family, kay Merk at sa akin. Alam nyo kasi sa totoo lang, sino bang hindi gumawa niyan sa buhay natin? Sige nga, sinong hindi gumawa niyan? Huwag tayong magpaka-hipokrito. Lahat tayo ginawa natin yan at ginagawa natin yan. Yung siraan, asaren, or magsalita na hindi maganda sa mga tao behind their back. Actually, yung magandang salita ni Zainab dito, yung salita niya is toxic niyang pag-iisip. Yun yung minessage niya sa akin. Ay, toxic. Pasensya ka na, Kuya MV, sa toxic kong pag-iisip. Real talk, diba? Alam niyo yun, kasi syempre, mapakaibigan man or hindi, nature na yon ng pagiging tao, yung mapansin mo lahat-lahat, minsan nandyan na din yung tinatawag na inggit. Inggit na lahat tayo meron. Huwag kang ipokrito, huwag mong itanggi, tanginang yan. Lahat tayo meron yan sa katawan, di ba? Huwag kayong magmalinis. Ang diferensya lang ng bawat isa sa atin sa bandang yan ay merong konti lang ang inggit sa katawan at merong punong-puno ng inggit sa katawan. Okay? Yan ang magandang intro, man. Tang ina. Hindi na kailangan gumastos ng 1 million, 1.2 million for this kind of intro. Ang problema lang dito, Zainab, maling tao ang pinagkatiwalaan mo, ha? At pinagkwentuhan mo. Tao na may plano na sa'yo from the beginning. Planado niya lahat ng ito ang ilaglag ka at sirain ka sa social media. Real talk, man. Nasaan ang mali mo? Yung mali ni Zainab, mga kahombre ko. Sa tingin ko to, bilang kaibigan ni Zainab, yung pagiging immature mo, Zainab, at pagtitiwala mo sa tao, aminin na natin lahat na nasa likod ng Wilbert na yan, si na Mature Girl, si Ira Garapata, aka Tapa, si Tulo, at iba pa. Obviously, marami yan, guys. Mga tao na naging palamunin ni Zainab. Binuhay at binuhat ni Zainab. Si Tulo, akala mo talaga strong eh, no? Pabuhat lang naman sa babae ang puta ni pambili ng iPhone, wala. Ni pang-produce ng sarili niyang music video, wala. Putang ina mo, umamin ka. Putang inang yan, kulang na lang sa putang inang to gawing baby eh. Tas yung mambastos-bastos lang ng konti, mapagsalitaan lang ng konti ng partner niya, naginaso na. Tas humanap na ng iba, tang ina ka, hindi motibo yon para manloko ka sa pamilya na binuo mo. Ang galing mong mambuntes pero tulig ka pagdating sa buhay at wala kang alam na trabaho kundi ang kumanta, putang ina ka. Pagkanta na, wala ka namang kinikitang, pagkanta mo na wala ka namang kinikitang kupal ka. Kahit ata, magpakitaan tayo ng passbook even nung OFW pa ako. At sa ngayon, yung ngayon na ikaw, hindi mo kahit tapatan yung pera kung kupal ka. Partida na, nagtatrabaho lang ako sa Domino's Pizza at sa NHS Hospital sa England, Basingstoke, putang ina ka. Hindi mo kaya ang tapatan yung mga kinita ko noon. Ha? Even noon. Kasi ganun akong kasipag at ganyan kang katamad na putang ina ka. Real talk yan, man. No doubt, man. No doubt. Siyempre, mga kahombre ko, palamuning lalaki yan eh. Sa'yo naman lahat nagmula to eh. Alam naman ng lahat na nasa likod ka ng mga taong to. Diba? I mean, nasa likod ka ng lahat ng to. Yung mga panunuhol mo sa likod ni Wilbert. Akala mo, di ko alam, no? Diba? May nanlalaglag dyan. Isa sa mga kasama mo, araw-araw, nakupal ka, putang ina ka. Mga kumpumorma, akala mo kayang bumili ng isang buong building at magpatayo ng Jollibee. Yung pala, ang totoo ay kaya lang niyang umasa sa renta na binabayad ni Zainab. Mabuhay lang yan, putang inang yan, at magpalibre araw-araw ng Jollibee kay Zainab. Real talk, man. Bagay na kinamali ni Zainab. At sa tansya ko, kanya naman itong nalusutan na as iniwan niya na si Tulo. That's it. It's over. As per trash si Tony Fowler at ang Toro Family, at ay mo makipag-collab si Wilbert K. Merck, Zeb. Kung makikilala mo ang mga yan sa personal at malalaman mo ang estado ng buhay nila, Zeb, sa personal, sa totoo lang, magbabago ang isip mo. And you will actually learn a lot from them. As iisa kami ng pag-iisip. Kalimutan mo yung social media na ang dugyot ko, ang bobo ko, ang toxic ko, no. We are different in person. Alam mo yan, Zainab, that's why we became friends, okay?
mapagkakatiwalaan ako sa salita, sa gawa, sa lahat. Masyado ko na napatunayan ang sarili ko sa'yo, kaya sumama yung loob ko sa narinig ko na sinabi mo na kinonfirm mo. Well, I salute you for that kasi kinonfirm mo yon at nag-sorry ka tungkol doon sa akin, sa message mo sa akin. So, doon pa lang, bilib na ako sa'yo kasi napakadali nung itangge. Ang dali nung itangge, di ba? Dahil wala namang screenshot na napakita yung isa tungkol doon. Pero inamin mo na lang. Okay, okay ako doon, Zen, di ba? Akala mo, Zainab, ito yan eh. Yung fame na iniingatan mo ay ang kayamanan mo, di ba? Akala mo yung subscribers ang kayamanan mo. Alam mo, ang tawag sa ganyang mentality ay kahit papano nilamunan ng sistema. Subscribers, viewers, hindi yan ang magde-define sa'yo bilang isang tao, kundi yung pakikisama mo at pagiging matalino mo sa choices mo sa buhay. Tulad ng business. Business na wala ka pa. Umaasa ka sa pag-build sa sarili mo. Endorsement, sponsorship, etc. etc. So, ang business mo ay ang sarili mo. Sarili mo na napakaraming mali. Okay? I mean, syempre, hindi naman tayo lahat perfect. Yun ang problema. Kasi ang ginawa mong business is yung sarili mo. Mahirap talaga, Zainab, ang ganyang galawan. Lalo pa at hindi totoong ugali mo ang pinapakita mo sa social. Tony sa'yo, sa totoo lang, real talk. Kami kasi prangkahan, di ba? Ang baon ng mga lumalabas sa bunganga namin. Pero totoo, hindi kami peke sa isa't isa. Ikaw, syempre, you must, baka nga hindi mo rin to gusto eh. Alam mo yon. Baka hindi mo rin ito gustong gawin. But wala kang choice kasi minahal ka na ng mga fans mo, ng mga tao, na ikaw si si Zebi, na ikaw si Zainab na masiyahin, na okay, na ano, child-friendly, na ganito, na ganyan. Diba? Siguro yun yung motibo. Kung, kasi tulad ko, diba? Ang bait-bait ko sa personal. Wala akong bisyo, wala akong ginagawang masama, hindi ako nang bababae, wala. Business lang ako and I just earn money and that's it. Kaso lang, napakasama ng image ko sa social media kasi doon ako sumikat. So, wala na akong choice kundi ipagtuloy-tuloy kasi pag nag-iba ako ng content, wala na manunood sa akin. Maybe that's your point and I would understand you actually. Di ba? Kasi it's tough, man. Kasi ang pagkakakilala ko kay Zainab dahil ako ay nagkaroon ng chance na makilala ang isang Zainab Harake at pati si Rana Harake din. They are very good people. Kaso lang, si Rana kasi mabait. Wala talaga yun eh. Sobrang chill lang niya, sobrang bait. Si Zainab mabait. Kaso lang, totoong ma-attitude. Unfortunately, kung wala siyang attitude, hindi siya pwedeng maging boss. Di ba? Parang si Jonah. Tanyo, napakaraming shit na itinatapon sa kanya madalas sa Brusco Bros. Ganto si Jonah, ganyan si Jonah. But then, kung hindi ganun si Jonah, kung hindi ganun si Zainab, at actually, kung hindi ganun si Tony Fowler sa Toro Family, wala na silang grupo. Sila kasi ang nagbibit-bit sa likod ng lahat ng putang inang taong umaasa sa kanila. Wala silang choice kundi maging malakas, maging kupal, maging hinayupak. Pag sinabi ko, linisin mo to, tulad ni Mama Marie, putang ina, linisin mo to. So si Marie parang nagiging demonyo. Kaso lang, actually, si Marie Fowler, we're talking about Marie, si Mama Marie, so na, parang nagiging demonyo siya. Pero sa totoo lang, gusto lang niya ng malinis na kapaligiran, tang ina. Gets you ba? Most likely, ganun si Zainab. Meron siyang gusto. Putang inagawin mo to. Oh. Siyempre, nakakabisit. Ikaw kaya okay ka ba lagi? Oras-oras ba ng buhay mo? Okay ka? Siyempre, hindi. Tang ina. Gets nyo ba yung mentality? Kaya mahirap maging Zainab. Mahirap maging Jonah Renz Jacob. Mahirap maging Tony Fowler. Mahirap maging Marie in this case. Man, mahirap maging boss ng isang putang inang sikat na grupo, man. It's tough. In social media, or maging Jomar Lovena, in this case, Timoro, napaka-tough, man. It's fucking tough. Kasi you have to make your call. You have to make calls. Plus, kailangan mo ng stake. Without any stake or pusta, wala kang komisyon. Ano ang pusta? Ano ang pusta ni Zainab in this case? Nakikita itong buong grupo ko. Yung sarili niya ang stake kasi kailangan niyang gamitin yung sarili niya para mabitbit
yung mga tao at dun sa kasikatan niya, dun siya kukuha ng komisyon. Putang ina, sobrang sugar roll ko, no? Sobrang crazy man, nakafocus ako sa putang inang, sa putang inang, ano, sugal. Oh my God, sorry guys. But...